Para sa mga kapuso nating nanay, advanced happy Mother's Day po. Advanced happy Mother's Day, partner. Salamat. And to your mom too. Yes, thank you. Ay, okay. Thank you. May script pa pala. Trabaho na. Extra challenge po ang pagiging nanay ngayong may pandemic. In fact, I can't imagine. Lalo na yung mga bagong panganak, no? Lalo na yung mga first-time moms at yung mga nawalan ng trabaho. Pero ika nga, wala tayong hindi kakayanin para sa ating mga anak. Ang kwento ng mga magigiting na ina, panoorin po natin. Ilalabas natin sa mundong to yung bata. Yung anak natin nang napakagulo, may sakit. Doon din kami as in na napanghinaan ng loob. Paghapon siya nagdadrive ng motor, maghanap pa ng mga customer, nakakapagod din. Kaya minsan, naisip mo, kumuko. Pero syempre, dahil nandiyan yung anak mo, kailangan mo lumaban. Parang hindi mo alam saan ka magagilap ng breast milk. Yung stress po talaga, nakakapagpababa siya ng supply ng breast milk. Nung during buntis pa lang talaga ako, yung 100% na plano namin, as in gumuho. Nagtrabaho ako bilang VH. Siyempre, malungkot kasi first time kong malayo sa pamilya ko, sa anak ko. Swerte kasi naka-uwi ako dito, kaya lang lasing na rin nakabalik kasi inabutan ng lockdown. Nag-apply ako ng trabaho bilang isang gasoline girl. Nung matapos na yung kontrata ko, apply na ako bilang isang delivery rider. Kasi, siyempre, single mom, yung kinikita, hindi din naman din ganun kalaki. Minsan, dumadating rin sa point na dadain ka, ganito ganyan na yung anak mo, kailangan mo bilang ng ganito. So, kailangan mag-double guide ako bilang delivery rider. Ako, nahihirapan. Mas nahihirapan din yung anak ko. Sa pagiging nanay pa lang, mahirap na talaga eh, lalo sa newborn. Pero dagdagan mo pa nang nasa pandemic tayo. Wala kaming sasakyan. Hindi namin alam kung paano kami pupunta dun sa ospital na panganganakan ko. As in malayo. Nilakad namin yun. As in pag-uwi ko sa bahay, hapong-hapo talaga ako. Pagod na pagod talaga. Doon na pumutok yung panubigan ko. Ito talaga ang pinaka hindi ko makakalimutang part ng buhay ko. Yung nagle-labor ka, hindi ka na makahinga pero kailangan mo pang mag-mask. Yung pagod, pabalik-balik from house, hospital. So parang, syempre mawawalan ka ng time na mag-pump. Kaya nakaka-relate ako sa kanila. Ang hirap po. Parang nahati yung isip mo, paano ka makakahingi ng breast milk? Plus, yung baby mo nandun pa sa hospital. Kasi ang focus mo doon na talaga sa baby mo. Kung pwede lang talaga na lahat ng oras nasa sa kanya. Oras talaga. Kasi yung oras, hindi na natin maibabalik. Minsan lang sila bata. Kapag nagtatrabaho ka, wala ka ng 8 hours sa loob ng bahay. Sa 8 hours na yun, nakapagsalita sila first time ng mama or papa. Sana pala in-enjoy ko yung moment na ganyan, na niyayakap niya pa ako kasi eventually pa nag-grow yan. Siyempre, mas ko gusto niya kasama yung mga friends niya. Sobrang grateful ako na ako yung mama mo. As in, life changer si baby para sa akin. Ang dami kong nagawang mabuting bagay. Siguro maraming mga magulang din na kagaya ko na hindi na alintana yung hirap, pagod para sa anak nila.